Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Meron naman po akong bagong content ngayon. Ito, motorcycle vlog. Guys, pakikita ko sa inyo kung paano ko mag change oil ng aking motorsiklo na LS135. Ang makina po nito ay 4-stroke engine. Kaya kung meron kayo ito, siguradong makakatulong sa inyo ito. Pakikita ko lang naman sa inyo yung diskarte ng aking pag-change oil. So, unang-una po, dapat yung tandaan na dapat hindi po masyadong malamig ang makina. Yung pinaandar mo man lang siya, winner up nyo. At least yung maligam-gam ng konti. Para pag i-drain yung langis guys, mabilis siyang bababa lahat. So, yun po ah. So, ito po, sa ilalim na yan. Simulan natin. Ito yung medyo against the light ito. Ayan po ang drain plug. Siyempre dapat meron kayong wrench na tugma sa sukat ng inyong drain plug. Ha? Ayan po siya. So, ibuksan ko na. Ngayon natin. Unang-una, tanggalin natin ang drain plug. Ayan, bukas na siya. Madali ko lang siya nabuksan guys kasi hindi ko masyadong hinihigpitan ang drain plug. Ganun po ang gagawin nyo. Huwag po masyadong mahigpit kasi pag sobrang higpit po niyan, pag mag-change oil kayo, mahirapan kayong buksan, mabibilog po yung drain plug niyo. Ayan. Kaya dapat, sakto lang. Hindi naman po maano agad yan. Mabubuksan niya kung hindi mahigpit. Hindi po basta-basta bubukas yan. So, dahan-dahan ikutin. At ihanda natin panahod. Ay, dapat guys ha, meron kayong wrench, meron kayong basahan, syempre, kailangan yan, at yung langis na gagamitin nyo. Mamaya makikita nyo yung langis na gagamitin nyo. Ayan, malinaw naman. Kita ba yung hilat siya ng pagmumukha ko guys? Kita naman. At pasensya nyo na guys yung mukha ko ha. Hindi na intindihin yan. Saan? Tika, wala ba ako nakalimutan? So, wala. Diretso-diretso na natin. May team na siya. Alam nyo guys, bago nag-lockdown eh. Nung huli akong nag-change oil. So, ilang buwan na nakalipas. Tapos, medyo meron pang leak tong ano ko, cylinder head ko. So, kailangan ko na rin palitan. Nagli-leak yung, dito kailangan ko palitan yung metal gasket niya. Dito ba na? At tandaan nyo rin guys, every 1,500 ang tinakbo ng odometer niyo hanggang 3,000. Yun po yung pagitan na dapat na kayo mag-change. So, yun ang wala lang pasig doon. Ideal is 2,000. Sakto-sakto lang. So, yan. Itay muna natin mag-drain lahat. Tapos, tuloy na natin. Okay, guys. Habang hinihintay natin bumaba lahat ng langis to, makita ko na sa inyo yung langis na aking ginagamit. Hindi, actually, ngayon walang ginagamit to eh. Ang discarding ko kasi, paiba-iba ako ng langis. Sinusubukan ko lahat ng langis. Hindi naman na masama yun. So, okay lang yun. As long na, siyempre, pang 4-stroke. 4-stroke tong kanya. LS135. Tapos, dapat 1 liter yan. Uubusin natin to. Saktong-sakto tong 1 liter. Para dito sa LS135. Tapos guys, look, meron tong filter dito sa ilalim. Sukupin nyo yun. Nadudukot lang naman yun. Ayan. Ayan siya. Filter din yan eh. Plastic. So okay pa to. Hindi pa kailangan palitan ito. Punasan nyo lang guys. Para pag binalik natin mamaya, malinis. Naputol lang kasi guys yung ano nito, side stand. Kaya, ganito na lang. Mano-mano na lang. Tagaan lang. Hindi ka napapalitan eh. Napala guys ha.
ito, itong RS 135, meron po itong oil filter na dito po siya nakalagay. Ngayon po, hindi po ako magpapalit ng oil filter ngayon kasi nung huli yung change oil ko, pinalitan ko, so bago-bago pa yun. Hindi po ako nagpapalit ng oil filter kada change oil kasi hindi naman siya agad na ganun na da-damage yung oil filter ng motor nito. So, alternate, sa susunod na change oil, papalitan ko na siya. Dito po yan, bubuksan lang naman yun. Tapos salpak, balik. Madali lang naman po. So, hindi po yan magpapakita kasi hindi pa ako magpapalit. Okay guys, pag bumaba na lahat ng langis, so una-una nyo, balik nila ng maayos yung filter. Punasan muna. Tapos punasan natin dito sa plug. Make sure na malinis yun para madali nyo maibabalik yung mga dapat ibalik. Ayan, ganoon na po kasimple. Tapos yung drain plug, punasan nyo rin. Kailangan malinis siya na walang maiiwan na dumi dyan kasi malulos thread po yan kapag madumi yung thread niya, binalik. Pag binalik ninyo na madumi. So dapat malinis. Kamayin nyo lang guys ha. Ayan o, napakadaling ibalik kapag malinis. Kamay lang, kayang-kaya na. Alam mo, magaling naman kayo magkamay guys. Ba? Okay? Tapos, saka nyo balita ng wrench. Bagya lang ikot guys. Yung sa tinginin nyo nga, may bigat kasi ang paghipit. Pero yung sa tingin nyo na hindi na siya binuwag, okay na yun. Para pag inalis nyo ulit, madaling tanggalin. Ayan, so okay na yan, tingin ko. Ngayon, lagay na natin langis. Okay, ito tayo sa kabila. Boss na po yung langis. Punasan nyo muna guys ha, itakit. Kailangan malinis. Malinis kasi yan. Hindi pwedeng basta-basta lang natin isasalpak yung mamay. Okay, okay na. Kabila na natin to. Wala akong imbudo. So, dandan lang. Balik natin yung takip. Kunasan pa lang natin yung takip bago natin ibalik. Kamayin nyo lang din guys. Dali lang. Kailangan ng tools dyan. So, ayan. Okay na. Start natin. So yun guys, okay na. Pansin nyo yan, Dar. No? Maganda pa naman yung makina ng motor ko kahit 7 years na to. So, ang ganda na lang po yung tutorial natin kapag change oil ng motor. Abangan nyo guys yung susunod kong content dito. Ako rin magtutunan nito. Kailangan ko na rin na itono yung carburetor nito. Yung tamang pagtimpla ng air and fuel mixture. So, until next time guys, salamat sa panonood. God bless us all. Bye-bye.